ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 at tinawag niya ang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan ang mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa at lumapit sila sa kanya. Binigyan ni Jesus ng kalayaan ng mga taong pinili niya para maging katuwang niya sa pangangaral, pagpapagaling sa mga may sakit at magpapalayas sa mga demonyo. Binigyan sila ni Jesus ng pagkakataong malapitang masaksihan ang bawat kilos niya at galaw at nang matuto sila sa kanya. Tinukoy ang pangalan ng bawat isa dahil kilala sila ni Jesus at malapit sa loob niya ang bawat apostol. Sa grupong ito, binabanggit din si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Nagkamali ba sa pagpili sa kanya si Jesus? Sa puntong iyon, ang nakita sa kanila ni Jesus ay ang pinakamabuting katangian ng bawat isa. Ang kahanga-hangang mga bagay na maaari nilang magawa kung makikipagtulungan sila sa biyayang ibibigay ng Diyos. Pagsasagawa. Sikaping maiwaksi sa iyong pag-uugali ang pagiging mapanghusga tulad ni Jesus. Lagi nating hanapin at tignan ang pinakamabuting katangian ng kahit sinong nakakasalamuha natin.